Hi everyone! For today ay magluluto na naman nga ako ng bago kong craving. So, kung nakikita nyo, nakaraang linggo lang, nakapagluto nga lang ako nitong buko pandan. Pero dahil naubos na nga yun, at hindi ko nga ba alam kung bakit, hindi talaga mawala sa isip ko. Lagi ko na namang hinahanap-hanap yung lasa ng buko pandan, mga mi. Minsan nga alam nyo, naisip ko na paano na lang kaya kung hindi mayaman yung napangasawa ko, gaya ng sinasabi nila. Paano na lang kung dumating yung araw na nag-cravings ako, tapos hindi ko magawa, hindi ko maluto, dahil mahirap yung napangasawa ko. Charot! Joke lang! Huwag naman kasi kayo mag-isip ng ganyan. Hindi naman kasi mayaman yung napangasawa ko. Talagang nagkataon lang na pareho kami nagbabanat ng buto. Ganun! Char! Anyways mga mi, for today ay magluluto nga ako nitong buko pandan pero medyo lalagyan ko ng kaunting twist. So gagawa ako ng buko pandan sagu. At ayan mga mi, yung unang ginawa ko nga lang dito dahil may sagu kaya niluto ko na yan at saka ko lang pinalamig. Actually medyo marami nga yung naluto ko na sagu pero hindi ko naman yun lahat nilagay kasi alam naman natin yung ganitong mga dessert talaga. Tatagal lang to ng mga 3 to 5 days sa fridge. At saka kami lang ng mga bata yung kakain. Hindi naman masyado kumakain ito si Daddy Afam. Kaya hindi naman pwede na marami talaga yung lulutuin ko. Kung madami kasi yung lulutuin ko, for sure masisira lang kasi di ba may gatas to. So kung masisira, nagsayang ako ng pera, nagsayang ako ng pagkain, hindi naman pwede yun. Although minsan namimigay naman ako sa mga katrabaho ko pero sa mga Pilipina lang mga mi kasi parang hesitate ako mamigay sa mga ibang lahi kasi baka mamaya sumakit yung chan, sisihin ako o di ba? Ang dami ko pang sinasabi pero sa totoo lang ayaw ko talagang mamigay. Charot! So anyways mga mi, heto na nga yung mga kakailanganin ko. Nagluto nga ako dyan ng sagu or sago sa Ilonggo. Tapos gumawa din ako dyan or nagluto ako ng buko pandan gelatin na binili ko sa Filipino shop. Which is $1.50 lang naman. So diba, mura lang. Also, meron akong natirang makapuno. Dahil nga nakaraan, gumawa ako neto at malaking bote yung nabili ko. Kaya hinati ko lang. So gagamitin ko yung natira ngayon. Also, bumili na rin ako nitong nata de coco. Ang sarap kaya neto. At para sa gatas naman mga mi, gumamit lang ako dyan ng evaporated milk, condensed milk, at syempre hindi naman mawawala dapat sa mga salad ang masarap na Nestle cream. At nung ma-ready ko na nga yung mga kakailanganin ko mga mi, simple lang naman diba kapag gumawa ng salad. Kapag ready na ang lahat, ipaghalo-halo lang, mekos-mekos lang, imix mo lang lahat ng mga ingredients. O diba mga mi, yung mga ganitong klaseng dessert na salad, fruit salad, macaroni salad, hindi talaga nawawala to sa mga birthdays, fiesta. Kaya naman, alam nyo ba mga mi, kapag gumagawa ko ng mga salad na ganito, naaalala ko nung nasa Pilipinas pa ako, kapag bumupunta ka ng birthday o kaya fiesta, tapos yung salad nila matabang, kulang sa buko, o kaya naman kulang sa condensed milk. O diba minsan kumain na nga tayo, nag-take out na tayo. Pagkatapos, nakapag-take out na nga tayo, lumapang na tayo lahat-lahat, tapos may sasabihin pa talaga tayo. Lagi nating napupuna kapag kulang sa gatas yung salad, kapag matabang yung Shanghai lumpia. Ito yung isa sa mga kinaugalian natin mga Pilipino na hindi mo talaga minsan maiiwasan. Nasasabihin talaga yan ng mga tao. Yung minsan pinakain mo na, tapos may sasabihin pa. O diba? Lumapang na nga lahat, nag-take out na nga lahat-lahat, pagkatapos, ichichismis ka pa. Oh my gosh, unbelievable. O diba mga mi, na-experience nyo yung mga ganyang sitwasyon, kaya minsan nung nasa Pilipinas ako, parang hesitate kang magluto kung kulang lang naman yung ingredients mo. Kasi for sure, lalaitin talaga yan ng mga kumain. Hindi naman lahat, pero meron talagang lalait dyan, believe me. Buti na lang talaga, dito na lang ako sa Australia, magluluto nitong salad dahil kahit kulang yan sa ingredients, kulang yan sa gatas, at least walang may manglalait. Ako lang yung lalapang, charot! Anyways mga mi, too much for that dahil napapakatak na naman nga ako dito at marami na naman akong sinasabi. But now, tingnan nyo mga mi itong aking buko pandan with sagu. Talagang nakakatakam dahil hindi tinipid sa ingredients at talagang creamy, hindi tinipid sa gatas. Sobrang gusto ko yung dessert na to, lalong-lalong na kapag yung ulam mo ay adobo, kaldereta, menudo, sinigang, kare-kare, lahat-lahat na ng Filipino food. Tapos, pagkatapos yung kumain, ito pa yung dessert nyo. Oh my God! My day is complete. No more, no less. Char! Anyways,
mga mi, sayang nga lang talaga kasi hindi ko makain si Afam Neto kasi hindi naman siya masyadong mahilig sa matamis. Isang matamis lang kasi yung gusto niya mga mi. Isang napakatamis at walang iba kung di ako yon. Charot! And then, pagkatapos niyan mga mi, nung nasatisfied na nga ako dyan sa tamis, ay nilagay ko na nga rin yan sa fridge mga mi, kasi yung mga bata gustong gusto nga rin yan, lalong-lalo na si Kuya Rems. So, ayan na mga mi, kung nag-crave ka nga rin neto, ano pang ginagawa mo, magluto ka na rin dahil sobrang simple lang. At mapapamura ka dahil marami namang buko dyan sa Pilipinas. Pero siguraduhin mo lang na buko mo ang iyong susungkitin at hindi buko ng iyong kapitbahay. Charot! So, paano mga mi? Kakain na nga ako netong aking masarap na buko pandan sagu. At hanggang dito na lang ang aming mini vlog for today. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!